not understand why he wouldn't come as they made their way toward the other side. As they left the shore, they faced the storm, and suddenly they feared for their lives. But upon the sea there someone walked on the water as they listened for his cry. That's when they heard him call out their names, and tenderly he said, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my ways, the keeper of my peace could find them in the middle of their sea. But with little faith and God's good grace, joy would overcome their disbelief. Now there are times in life when I face the storm, and I wonder if I ever will survive. That's when I hear him call out my name, and tenderly he says, "It is I." He's the eye of the storm, the center of my calm, the place where I find shelter, the place where I find warmth, the center of my the keeper of my days. When I can't feel the sunshine and my ship is tossed and torn, he's the eye of the storm. As it is written on Proverbs 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So today, we will be offering everything to the Lord. We will come and seek as we ask for the wisdom of the Lord to come upon us through our chapel time. Again, good morning, GBCians. And for our program this morning, may we ask Teacher Solomon Luna for the opening prayer and for the worship. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito at muli
ay makakapakinig po kami ng inyo pong salita na mula po sa Biblia. Nawa, gamitin niyo po ang magsasalita upang magkaroon po kami ng pagpapala po sa mula sa inyo pong mensahe po, Panginoon. Nawa, gamitin niyo po ang mensaheng ito na maisabuhay po namin, mailagay po namin sa aming puso't isipan ang mensahe po na nais siya pong ibahagi po para sa amin sa umagang ito. Lahat po ay binabalik namin sa iyo at pinasasalamatan kasama po ng aming papuri ang aming pong gawain po na ito ngayon sa umagang ito. Nilapit namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan. Ako ulit. Siyempre, awit tayo. Yan, medyo konting tugtugan tayo dito. Habang binabahaginan ko kayo ng isang tula, akalain mo makatanan. Yan, sa isang tula. Isang dakilang pagmamahal ng Panginoon, sa tiyak na kapahamakan tayo'y kanyang inahon, kaisa-isang anak sa Kalbaryo, na bayubay doon upang ating pagkakasala ay bayaran noon. Na dapat ako, ikaw o tayo ang naroon. Pasalamatan sa dakilang pag-ibig ng Panginoon. Sa pag-awit ng may kasiglahan at pagpuri sa Panginoon, awitin natin ang salamat sa iyo. Sabayan niyo akong pag-awit, yung mga nandyan sa bahay, mga estudyante. Sabayan niyo ako sa pag-awit. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin.
Tayong mga niligtas na Kristiyano, dapat nating ibahagi ang Ebanghelyo upang ang di sumasampalataya ay di mapunta sa impyerno. Ating maipakita ang pagmamahal ng Diyos sa mundo ay di ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mapapantayan ng kahit na ano. Kaya naman gusto kong kayo ay aking imbitahan na tayo umawit sa awiting ito na pinamagatang Dakilang Katapatan. Thank you, Teacher Mon and Teacher Sai, for that worship. Tunay nga, talented yung ating mga teachers, pero hindi naman magpapahuli yung ating mga students, of course. Of course, for this morning, we will be seeing an presentation that comes from Grade 8 Endurance, singing a song of worship to our Lord. Let us gear up and let us see as they sing their song to the Lord. Thank you.
surround. My mind is so unfocused. I see the things you do to me. There's great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me and hold me as my father and mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting. Short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Someone somewhere to a better show. For who am I to serve you? And no, I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. Thank you, Grade 8 Endurance. Okay, so this morning, as we celebrate our chapel time, or we have our chapel time, every chapel time natin, meron tayong tinatawag na value focus. And for this chapel time, our value focus will be wisdom. Okay, so this morning, we will be hearing words about wisdom. We will be singing songs about wisdom. And for this time, meron tayong video clip to give us a lesson. Give us an introduction with our message this morning, an object lesson video to be followed by another song to be led by Teacher Solomon Luna.
Have you ever heard somebody say, it goes in one ear? Have you ever heard? Heard somebody say, it goes in one ear and out the other? See, the reality is sometimes in life, have you ever heard somebody say, it goes in one ear and out the other? See, the reality is sometimes in life it can be like that for us. We hear what somebody says, but it just kind of goes in one ear and right out the other. We often don't really pay attention and let it have the impact that it should have in our lives. See, the truth is, if we allow that to happen, if we allow the truth of Jesus to just go in one ear and out the other, we can miss out on some amazing wisdom that we could really apply in our lives. See, the reality is that there are a lot of amazing things that we want to have poured into our life. But if that's going to happen, we have to pay attention. We have to not just let it go in one ear and out the other. We have to allow it to truly impact our life. See, sometimes people, they have the opportunity to hear the message of Jesus, but they don't pay attention. They don't allow it to truly have an impact in their life. They allow it to just go in one ear and out the other. But the amazing truth is that Jesus does teach us to be wise. But if we are willing to pay attention to His words, to His teachings, then the incredible truth is we know that we really can have a full life, that we can experience His truth and what it really means to make wise choices when instead of allowing His truth to go in one ear and out the other, we allow it to fill and impact our lives. Isang mabuting bagay na mayroong Diyos tayo upang tayo'y maging upang tayo'y gabayan sa ating paglago. Ano man ang landas na ating tinatakbo, maligaw man ay di maranasan ng ikaw, ako o tayo. Dahil laging nandyan ang Diyos upang lagi tayong itama. So, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Ano man ang dinaranas natin, lagi nating ilapit sa Panginoon. Mag-pray tayo. Dahil laging ang sagot sa problema natin ay ang Panginoon. So awitin natin, do right. Pwedeng ulit, isa pa. Nawawala ko sa tono. Isa pa, chair. Ready? Palakasan po, palakasan ha. Ready? Sing! From the very start, a purpose in your heart, to do what's right. Never question why. Never count the cost. So everything seems lost. The price for doing right is sometimes high. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's no one else to stand by you. Though it's never known, do right. Since you love the Lord, do right, do right. Right is always right, and wrong is always wrong. And we must learn to separate the two. If you love the right, the Lord will give you light. So seek the right in everything you do. Do right till the stars fall. Do right till the last call. Do right when there's
Thank you, Teacher Moon, and thank you, Teacher Sai, for leading us in worshiping the Lord. So today, sabi nga natin, we are holding our chapel time, not just to worship the Lord, not just to give reverence to Him, but also to hear His Word. Ayan, reminder po for those who are listening, and for the grade 9 and grade 10 students, you are required to do your reflection so that you may be able to have or to grasp all the informations and all the lessons that we will be having this morning. And for us to be here, the Word of the Lord, it will be delivered by one of our teachers, not just a teacher, but also our help when it comes to our IT support. And of course, he's not just a teacher, he's also a pastor. So this morning, we would like to welcome Pastor Glenn Morsalonga as he delivered the message from the Lord. Daming tao ah. Good morning po. Magandang umaga sa bawat isa sa mga teachers na kasama ko dito sa auditorium. Sa mga kamanggagawa na tumutulong para magkaroon ng katagumpayan, ito pong ating chapel hour. Magandang umaga sa bawat estudyante na nakatunghay. Bagamat wala kayo dito, nakikita ko rito ay upuan nakatiwangwang, pero spiritually, alam ko punong-puno ang auditorium dahil nandiyan dyan kayo lahat. Ilan ang viewers natin? So meron po tayo 170 plus na currently nakatunghay, nanonood at nakikiisa sa ating Chapel Hour. So sa mga estudyante na nandiyan, salamat sa inyong pakikinig at nawa ay bago matapos ito pong ating pong Chapel Hour, yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay meron po tayong matutunan. Eh naman po ang ating pinaka goal sa oras na ito. Hindi po tayo nag-uubos lang ng oras, parang nagpaparaos lang para may masabi lang na meron po tayong activity. Tayo po ay ang goal po natin ay meron po tayong matutunan. Madagdagan po tayo ng karunungan, kaalaman at may ma-apply tayo sa ating buhay. So sa mga estudyante, sa inyong mga values, subject, ito ay kasama sa inyo, no? Meron kayong mga assignments tungkol dito, maaaring meron kayong mga reflections. So after na mapakinggan ninyo yung message, ay gagawa kayo ng mga reflections. At kung meron kayong mga verse o verses na nakita o gusto ninyong magbigay ng inyong comment or reaction, pwede nyo rin pong ilagay doon. Sa iba kong mga estudyante ay binigyan ko sila ng assignment, mag-memorize sila ng mga verse o verse dito sa lesson na ito. Okay, so hindi na po natin papakahabaan po yung introduction. Ang ating pong paksa sa araw na ito, I do believe ito po ay yung huli, hindi, bali parang second to the last ng inyong chapel hour. So last chapel hour nyo ay maaring by next month pa. So ang paksa natin para sa chapel hour na to ay may kinalaman sa wisdom. Okay? So yun yung ating pong pag-uusapan. May kinalaman po sa wisdom. So ang question natin ngayong umaga is how to be wise. So makinig po ang bawat isa, alisin muna yung mga distractions. O nag-EML ka pa dyan, patayin mo muna yan. O ikaw, nakatunghay ka pa sa YouTube, patayin mo muna yan. Focus muna tayo dito. Okay, class? Focus tayo sa lesson natin. Samahan niyo po kung magbasa ng salita ng Diyos. Basahin natin ang Proverbs chapter 4, verse 7. Diyan po sa ating monitor, sa inyong pinapanood, may kita nyo rin po dyan. Pero kung may Bible kayo, please paki-open yung Bible ninyo para makita ninyo na galing sa Bible yung ating pong pinag-aaralan. Proverbs chapter 4, verse 7, ganito ang nakasulat.
Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay mananalangin sumandali. Let us pray, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli po kami po ay may oras para makapag-aral ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat malaya po namin nabubuksan ang inyong Biblia at nagkakaroon po ng ganito pong uring activity sa school. Dalain ko po, Panginoon, na ito po ay maging kagamit-gamit at maging pagpapala sa bawat isa na makikinig. Buksan niyo, Panginoon, ang aming po mga puso at ang aming po mga isip at tulungan niyo po kami na ma-apply ang mga natututunan po namin. Salamat po, O Diyos, kahit po kami po ay under pandemic, ay nagagawan pa rin po namin ng paraan para po mapagpatuloy ang aming pong pag-aaral. Sa iyo namin dinadalangin ang mga bagay na ito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Heso Kristo, Amen. Amen. Okay, so class, dito, sa verse na binasa natin, may kita po natin yung kahalagahan ng wisdom. No? Napakahalaga ng wisdom. Kaya sabi dito sa verse na to, it is a principal thing. No? Napakahalagang bagay, napaka-importanteng bagay, yung tinatawag na wisdom. So according sa Bible, ito yung isa sa isang bagay na pwede mong ipagmalaki at isang bagay na napakahalaga sa buhay mo. Yung tinatawag na wisdom. It is a principal thing. So yung iba, maraming mga effort na ginagawa, siguro gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapangyarihan, 'di ba? Maging popular, magkaroon ng mga tinatangkilik. So maraming mga gusto ang tao or pinaprioritize. Maraming mga hinahangad ang mga tao. But according sa Bible, ang pinakamahalagang bagay na pwede na magkaroon ng isang tao ay yung tinatawag na wisdom. Kaya nga, dito sa verse na binasa natin, get wisdom. No? Sa iba kasi, parang baliwala to eh. Parang hindi importante na magkaroon ng tinatawag na wisdom. Explain natin mamaya kung ano ba yung ibig sabihin ng wisdom. Pero yun nga, sa iba, baliwala yung hindi priority, yung tinatawag na wisdom. No? Mas mahalaga meron kang makakain, mas mahalaga na meron kang kagamitan, magagandang gadgets. Ayan yung mas mahalaga sa panahon natin ngayon. No? Pero alam niyo po, ang message ng Bible 2000 years ago ay relevant sa panahon nila at hanggang sa ngayon, ang salita ng Diyos ay kapakipakinabang pa rin. Ibig sabihin, ito ay malaking tulong pa rin o relevant pa rin sa panahon natin. At kung sinabi ng Bible, yung wisdom ang isa sa pinakamahalagang bagay, totoo yun. Totoo yun. Naalala ko na merong isang illustration tungkol sa may humihingi ng parang humihingi ng isda, humihingi ng pagkain. So ang ginawa ng nagbigay ng tulong ang binigay sa kanya ay pamingwit instead na isda o yung makakain niya sa oras na yon, no? O yung mga material na bagay, imbis na yun ang ibigay niya, ang binigay niya yung panghuli ng isda. So, kumbaga, parang hindi naman yun ang hinihingi. Pagkain ang hinihingi. But yun ang binigay. Pero according sa lesson ng illustration na yon, kasi kapag pagkain ang ibinigay, yes, meron siya makakain. Mabubusog siya for a while. Pero magugutom uli siya at wala na naman siyang pagkain. Pero kung yung i-cherish niya yung binigay na tool, no, yung pamingwit,
eh hindi na siya magugutom. Hindi na siya magugutom. So, minsan, syempre hinihingi natin, pengi kaming pera, kayamanan, pero wala tayong sapat na kakayanan o kapangyarihan para mas mapalawig pa natin, kung maaari, mas mapalago pa, o kaya mas sabihin natin eh, makakapag earn tayo ng mas marami pang kayamanan o mga bagay dito sa libutan. Yung mga bagay na yon ay nagigain yun through wisdom. Pero yung kayamanan lang per se, o sabihin natin yung pera lang, mabilis maubos yan. Meron nga, di ba, mga tao na yung umaasa sa luck, tumataya ng kung ano-anong mga numbers, and then, ano nangyari? Nagkakaroon sila ng ayun nga, no? Ng pera dahil nananalo, may nananalo, millions of pesos ang nakukuha nila. Pero after ng ilang buwan, ano nangyayari sa mga tao na nagkaroon ng limpak-limpak na salapi? Paglipas lang ng ilang buwan o taon, back to zero na naman sila. No? Wala na naman silang pera. Tataya na naman sila o ano man mga gagawin nila, aasa na naman sila sa swerte. So, yun nga, no? Minsan, kapag ang isang tao walang wisdom, ay magiging disadvantage yun para sa kanya. So, napakaganda na ang isang tao merong wisdom. Minsan nga, kahit wala kang kayamanan, pero meron kang wisdom, isang araw, i-honor ka ng wisdom at bibigyan ka ng blessing na hinahangad o na kailangan mo. No? Merong isang king na pinapipili siya kung anong gusto niya. No? Anong request niya? Kapangyarihan, kayamanan, karangalan. Hindi 'yun ang hiningi niya, hindi 'yun ang naging request niya. Ang hiningi niya wisdom sa Panginoon. So that malilid niya ng proper yung kanyang mga tao, no? Yung kanyang masasakupan. Hiningi niya wisdom. So nung binigay ng Panginoon yung wisdom, yung kanyang kingdom mas naging kilala. Yung kanyang kaharian mas naging popular, mas naging blessed. Maraming yung kanyang castle, yung kanyang tirahan na lahat ng magaganda, mamamahaling hiyas, nagkaroon siya. At marami mga bansa nagpapadala sa kanya ng mga material na bagay. Hindi yun ang hiningi niya wisdom. Kasi nung nagkaroon siya ng wisdom, class, nung nagkaroon siya ng karunungan, parang domino effect. Yung mga blessing na kailangan mo, susunod sa'yo. So that's why sabi ng Proverbs, sa binasa natin, siya yung principal thing, napakahalagang bagay sa isang tao. Get wisdom. Okay? Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And with all thy getting, get understanding. So get wisdom. Ito yung problema ngayon sa buong mundo, sa buong sansinukob, sa bansa natin, o sometimes sa pamilya natin. Ito ang isa sa problema ngayon, no? Many people lack of wisdom. Walang karunungan. Isa sa nagiging kahirapan ngayon, hindi kahirapan ng pera, although alam natin medyo gipit ngayon, walang trabaho, walang bumababa yung sabihin natin eh, yung ekonomiya natin, ano, yung mga, sa mga point-point na may naririnig tayo sa mga balita, may mga sa stock, may mga pagbagsak. So, literally, mahirap po tayo ngayon. Nagkakaroon tayo ng krisis sa pananalapi. Meron din tayong problema sa gamot. Yung ibang bansa ay meron silang kanilang mga vaccine, meron silang mga gamot. Sandamakmak yung gamot nila, tayo ay umaasa lang at kakarampot lang ang dumadating sa atin. Oh, for ilang million tayo, 120 million, ang dadating 500,000 dosage lang. So ibig sabihin, kulang na kulang, gatuldok lang yung kung ano meron tayo. Meron tayong krisis.
Pero alam nyo, hindi lang yun yung problema ng ating bansa. Hindi lang yung problema ng buong mundo. Ang problema ngayon ng mundo po ay kawalan po ng karunungan. Lack of wisdom. And yung isa sa greatest problem na meron po sa atin, sa ating bansa, sa buong mundo, o personally, sa'yo, lack of wisdom. At dahil dito, this leads to situation being handled badly. Maraming mga sitwasyon na hindi natin na ma-manage ng tama, no? Dahil sa lack of wisdom, kahit siguro kahit tapos ka ng ano, may degree ka, college graduate ka o professional ka, may time na minsan na parang na ano, nabubobo, parang may time na hindi mo alam ang gagawin mo. Why? Kasi hindi sapat na meron kang magandang educational background o kahit pa nga maging matandang, ikaw pinakamatandang tao, yung iba kasi niyayabang nila, silang marunong kasi silang matanda, sila yung senior, no? Tabi-tabi sa mga seniors, kung meron mang seniors na nakakapakinig. Pero hindi po ibig sabihin na senior ka, matanda ka, wise ka. Dahil pwedeng maging senior ka, nagiging foolish ka o yung iyong actions ay foolishness sa harap ng Panginoon. So hindi po guarantee na ikaw ay merong matalino, valedictorian o anuman with honors, wise ka na. Kaya nga sinasabi ko, ito isa sa problema ngayon, no? Ng buong mundo. Kakulangan po. Kakulangan saan? Sa pera? Hindi. Kakulangan saan? Sa kalusugan? Hindi po. Kakulangan sa karunungan. Kaya minsan tuloy, simpleng bagay lang, nagiging malaking bagay. Ibig sabihin, simpleng problema, nagiging malaking problema. No? Why? Kasi nga po, walang wisdom. Kaya napakahalaga ng wisdom. So pag-uusapan natin how to be wise. Paano tayo maging marunong, okay? Magkaroon ng karunungan. So pag-uusapan natin 'yan. Pero iyon nga iniisis ko na pahalagahan natin ang wisdom, no? Siya yung maging pinakamahalaga sa buhay mo. Yes, mahalaga sa iyo yung material na bagay, mahalaga sa iyo yung magagandang mga kasangkapan o ano man, pero dapat mas pahalagahan mo sa buhay mo na maging wise ka. Get wisdom, sabi ng Bible. Sabi ng isang quotation ni Errol Ozan, Intelligence without wisdom brings destruction. Yung iba magagaling lang, matatalino. Pero anong ginagawa nila? Ano ang nagagawa ng katalinuhan nila? 'Di ba? It brings destruction. Alam niyo ang pinaka-threat sa mundo? Ang pinaka-threat ng earth, yung mga tao. Mga tao kasi matatalino eh. Ito yung threat ng mundo. Lalo na yung mga genius gumagawa ng mga atomic bomb, nuclear ano, panggera o at iba. So napakatalino nila, 'di ba? Gumagawa sila ng iba't ibang machine na ginagamit para sa pakikipagdigma. Merong iba na may mga parang tangke, 'di ba? Nakasing bilis ng kotse. Normally kapag tangke mabagal siya umandar, kaya sa pakikipaglaban ay para siyang usad pagong. Pero may mga tangke na kung tumakbo, kala mo ay BMW, Jaguar or Ferrari. Tangke na pandigma, ang mabigat na bakal, pero kung tumatakbo, ang bilis.
No? Dati-rate, nung panahon ng hapon, ang pandigma sa himpapawid, ang ginagamit, tora-tora, ang ingay-ingay. Ang ingay-ingay ng mga eroplano, tapos nagbabagsak sila ng mga, yung ngayon tawag natin vintage bomb. Merong isang balita, di ba? Sa parting Europe ba yun, yung vintage bomb na tagpuan sa isang ano, sa isang compound, and then na pinasabog nila, sobrang lakas, nagkaroon ng effects sa mga kapitbahay, yung school nawala ng pasok. So yung panahon na yon, matalino na yung tao nakagawa ng mga ganong equipment, lalo na ngayon sobrang talino, at kaya nga kayang gumawa ng tao ng isang weapon na kayang umubos ng tao sa isang click lang. Kayang gumawa ng tao dahil matalino ang tao eh. So alam niyo, nakakatakot pag matalino lang. No? Nakakatakot pag matalino lang. Oo. Yes, kailangan natin na mag-aral, magsunog ng kilay, maging matalino tayo. Pero kung meron lang tayong talino, baka yung talino natin eh magamit natin sa pagkasira, no, ng ating kapwa, pagkasira ng ating sanglibutan o ng ibang tao. Kaya po may danger po pag matalino. So intelligence without wisdom brings destruction. So isa yan sa good quote na nais kong iwan sa inyo sa umagang ito. Hindi po sapat na maging marunong ka, maging matalino ka lang, magkaroon ka ng one sa yung ano, sa yung class card, o 1.2, may 1.2 ba? 1.5, 1.25. So or 1. O hindi sapat na yung grade mo puro A or 90 plus lahat ng grade mo. Hindi sapat na excellent ka sa mga academic. Napakahalaga ng meron pong wisdom kung saan dito naman numumold yung ating pong character. Kaya sabi ng Bible, it is a principal thing. Kaya po, may mga simpleng, minsan simpleng problema, hindi ma-handle. Bakit? Mga kilalang tao yon, iba mga politiko, nagbi-meeting sila, yung mga kabinete, yung mga congressman, nagbi-meeting sila, simpleng bagay lang, pero parang nagkakaroon pa ng kaguluhan. Bakit po? Kasi nga, hindi po sapat yung matalino ka lang eh. Dapat kailangan mo ng wisdom na binibigay ng Panginoon, na sinasabi sa salita po ng Diyos. So, this leads to conflict and broken relationship. Lack of wisdom leads to loss of productivity and loss of happiness. So, yun po yung problema, no? Kapag ka wala pong wisdom, ang dami pong nasisira, ang dami pong nawawala. Maraming umiiyak, no? Imagine mo, naglalakad ka lang. Ang sarap sa bansa o sa lugar o sa bayan na kahit gabi maglalakad ka, makakauwi ka ng safe sa bahay ninyo. 'Di ba? Masarap yung ganun eh. Na hindi mo kailangan ng bodyguard, hindi mo kailangan ng guard, no? Na kahit walang ilaw diyan sa kalsada, no? Safe ka pa rin. Wala kang pangamba. Na ang tao lahat hindi gagawa ng kahangalan. Ang tao hindi gagawa ng kamangmangan. Pero itong problema, ito sa isang nakakatakot, class. Maraming mga tao ngayon, puro kahangalan na, foolishness na. Naglalakad ka lang, pagtitripan ka. Di ba? Naiintindihan niyo ba ako? Naglalakad ka lang, wala ka namang ginagawang masama. O, ibubuli ka. No? Masarap tumira sa lugar na hindi po yung kahalangalan o yung kamangmangan ang siyang umiiral. Napakasarap na tumira doon sa lugar na punong-puno ng mga tao na full of wisdom. Malaking bagay yan. King Solomon po yung sinasabi ko kaninang king na mas pinili niya yung wisdom. So King Solomon, with all his magnificent wealth, possession, understood the value of wisdom. Sabi niya sa kanyang libro, Proverbs and even Ecclesiastes, sinulat niya yung kahalagahan ng wisdom. Pero ilang verse lang gusto kong bigay sa inyo. In the book of Proverbs,
In Proverbs chapter 8, verse 11. So sa may mga Bible, please open nyo. In Proverbs chapter 8, verse 11. Ang sabi po ay ganito, "For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it." Ano sabi ng Bible? Wisdom daw is better yung gustong gusto mo. Ano ba yung gustong gusto mo? Okay, sa mga nakikinig, ano bang gusto mo? Isip ka, ano ba yung pinakahinahangad mo, pinakagusto mo? Sabi ng Bible, hindi mo kayang i-compare yan sa wisdom. Yung rubies, ano ba yung rubies na yan? Diba? Mga kayamanan, mga mamamahaling hiyas or bato. Ano sabi ng Bible? Higit pa dyan yung wisdom. At ano pang bagay na gusto mo? Higit ang wisdom doon. Kaya napakahalaga. So ito po anong sasalita po si King Solomon. So ibig sabihin, na-experience niya na lahat. Kayamanan, karangalan, o naman mga bagay na pwede mong hilingin ng isang tao, na kay Solomon na lahat yon. Hindi yung nagpaawit dito, hindi yun. Yun na sa Bible, si King Solomon, anak ni Haring David. So, nasa kanya na ano? Nasa kanya na lahat. Alam niyo, class, nasa'yo na lahat eh. Lahat-lahat nasa'yo na. Pero hindi ka pa rin masaya. No? Lalo-lalo na kung wala kang wisdom, karunungan, na siyang tutulong sa'yo para ma-handle mo ang lahat ng mga bagay-bagay. Problema man, kahit mayaman may problema, di ba? So paano mo ayusin yung problema? Ang problema ba kayang bayaran lang, pera-pera lang sa tapos na problema mo? Sa iba, sa mayaman, lahat nabibili ng pera eh. Kaya pag may pera ka, wala ka ng problema. Hindi po. Meron po mga mayaman nagpapakamatay. Bakit? Hindi niya na-manage properly yung kanyang problema. So hindi po kayamanan o ano mga bagay dito sa mundo ang solusyon o ang napakahalagang bagay or tool na pwede niyang gamitin sa buhay niya. Ang pinaka-the best, sabi sa Bible, is wisdom. Nakuha niyo pa ba ibig sabihin? Napakahalaga ng karunungan. Kaya sabi ng Bible, get it. No? Kunin ninyo. And in Proverbs chapter 16, verse 16, sa Proverbs chapter 16, in verse 16, "How much better is to get wisdom than gold, and to get understanding rather than to be chosen than silver." So, mas maigi raw po, no? Mas maigi na magtamo ng karunungan kaysa mga ginto. Hindi ko sinasabi na disregard na natin, baliwalain natin ginto. Ayoko niyan. Gusto ko wisdom. Like King Solomon, pag meron kang wisdom, pati yung mga bagay sa paligid mo, mga material na bagay, susunod sa'yo yan. Yan yung glory, yan yung reward ng pagiging wise. No? Pero kung ikaw mayaman ka lang, lahat yan mawawala eventually. Maaaring sabihin natin, minanahan ka ng magulang mo, o ng kaibigan mo, o ng sino man, binigyan ka ng milyon-milyon salapi. No? Binigyan ka ng malaking business. Pero kapag wala kang karunungan, baka mawala lang yan lahat. Pero yung kahit wala ka, nagsimula ka sa zero, pero kung meron kang karunungan, iaangat ka ng karunungan mo. I-reward ka ng karunungan mo. Bibigyan ka, katulad ni Solomon, hindi yung kayamanan ang hiningi niya, pero dumating yung mga blessings sa kanya. Bakit? Kasi wise person siya eh. Siya ay marunong. Mas pinahalagahan niya yung
wisdom. Okay? So yun po, no? Katulad ng sinasabi natin. Sino si King Solomon? Mayaman. Lahat ng bagay meron siya. Pero sa kanyang isip at puso, alam niyang pinakamahalaga na pwede na dapat hingiin ng tao. At ito nga po, yung wisdom. So kapag ka merong wise, meron ding fool. Mga foolish. Diba? So, kung meron man tayong posisyonan, doon tayo pumesto, tumayo, tindigan po natin yung karunungan. Huwag po tayong maging mangmang. Sino ba yung mga mangmang? Ano ba ang characteristics ng mga mangmang? Isa sa alam ko na threat ng mga mangmang, hindi marunong makinig. Ang mga wise, pag sila tinuruan mo, mas magiging wiser pa sila. Yung mga fool, pag yan tinuruan mo, hinahamak nila, dinedespise nila yung mga instructions, yung mga turo na binibigay sa kanila. Kaya nga, isa sa quotation, isa sa quote ng African proverb, ang sabi, paki-post nga, a wise man never knows all. Only fools knows everything. African proverb. So, ano yung makikita po natin dito sa kanilang kawikaan? Sa kawikaan na to. Ano makikita natin dito? Yun nga. Sa mga mangmang, parang kala nila, alam na nila lahat ng bagay. Kaya pag sila pinagsasabihan, kapag sila tinuturuan, kapag sila ay merong mga suggestions or ano, hindi nila pinapakinggan yon. Alam na nila kung anong dapat nilang gawin. Yan ang ugali po ng mga mangmang. Ayaw makinig. No? Ayaw makinig. Pero ang mga marurunong, ang sabi niyan, a wise man never knows all. Alam niyo, yung marurunong, eager sila na makinig ng makinig. Handang umupo. Marunong na yan. Parang pag sinabi natin marami na silang alam, pero sila gusto pa rin nilang makinig. Pero yung mga mangmang, yun nga, no? Ayaw pong makinig. So yung Proverbs po na sinulat ni Solomon, okay? Yung kabuuhan ng librong ito, marami po itong life's application tungkol po sa how to be wise and to be fool. Paano ba ang isang lakad ng isang mangmang at paano po makikita yung isang marunong, no? So, masasabi natin ang isang tao wise, depende yan sa kanyang magiging action, hindi yan sa salita lang. Alam nyo, ako wise dito. Sino ba wise dito? Sino ba matalino dito? Hindi yan salita lang. Ang pagiging wise ay by action. Okay? Sa hindi yan office or hindi yan title. Ayan si Tatalino. No? Hindi yan title. Ang pagiging wise ay hindi yan na naka placard sa dibdib mo o sa ano mo, sa katawan mo. Hindi yan, di ba, meron tayong mga sinasabi, mga wise, yung mga nandoon sa gubat, yung mga hermitanyo, no? Hindi ganoon nakukuha ang pagiging wise. No? Ang pagiging wise ay yung meron tinatawag na right application na mga napakinggan niya, na mga natutunan niya. Baliwala yung mga narinig mo. Ilang months na tayo nag-aaral sa school dito, itong pandemic, ilang months na tayo. So marami kayong mga napapakinggan, may mga teachers kayo na nagtuturo sa inyo, no, sa Pilipino, sa AP, English, Science, and then meron kayong values. Ilang buwan na tayong nagle-lesson. So lahat ng napakinggan ninyo, baliwala.
Kung yun napakinggan nyo, hindi nyo i-apply. Baliwala. Alam nyo yun, di ba? Halimbawa, no, nag-aral ka, nagtapos ka, engineering, tapos ang nung nakagraduate ka na, engineer ka na, nag-board ka pa, pumasa ka sa board, tapos nung nagtrabaho ka, ang trabaho mo, nagtitinda ka ng fishbowl. Hindi ka na dapat nag-aral. Bakit? Dahil kahit walang pinag-aralan, pwede magtinda ng fishbowl. Ang ibig ko sabihin, sayang lahat ng effort mo, sayang lahat ng pag-aaral mo kung hindi mo rin naman i-apply. Hindi ka nagiging wise sa bagay na yan. So, ang pagiging wise ay yung pinag-aralan mo, yung mga yung tinapos mo, hindi mo babaliwalain. So, yung mga tinuro sa inyo ni teacher, mga tinuro sa inyo ni teacher, no? Ay hindi nyo binabaliwala. Hindi lang nakasulat sa papel. Hindi lang nakasulat dyan sa big notebook ninyo o sa inyong cellphone o sa inyong laptop o sa inyong computer. Maganda nakasulat yan sa puso ninyo. No? Nasa puso ninyo lahat ng inyong mga na pinag-aaralan. Na kahit alam yun, kahit wala na yung mga material sa harap ninyo, alam nyo pa rin. No? Kasi dito nyo in-store. At sa inyong pag-a-apply na mga natututunan ninyo, mas lalo nyo naiintindihan yung inyong pinag-aralan. That's why ang tawag natin dyan is understanding. Get wisdom and then get understanding. Hindi mo maunawalang isang bagay hanggat di mo na-apply. So wala kang understanding. Knowledge, kailangan yan. Napakahalaga na merong kaalaman. Pero kailangan na igagawa mo or ina-apply mo. Yun ay wisdom. So kapag in-apply mo yung mga kaalaman mo, na-experience mo yung mga pinag-aralan mo, then nagkakaroon ka ng understanding. So pinaka mahalaga sa quotation, no? Ang tawag niyan doon sa sequel sa buhay ng isang tao, yung wisdom. Kasi maraming knowledge, 'di ba? Sabi nga ni Kuya Kim Bayong, knowledge is power. Maraming karunungan, maraming mga kaalaman sa mundo. Pero kung yung mga kaalaman eh hindi mo na-apply sa buhay mo, baliwala din at hindi ka magkakaroon ng understanding. So the Bible emphasizes that one of the greatest qualities we can possess is wisdom. Yan yung isa sa pinakamahalagang mapossess natin. Yung tinatawag na karunungan. The book of Proverbs is replete with timeless advice, especially about the importance of wisdom. So in Proverbs chapter 4, verse 11, Proverbs chapter 4, verse 11, babasahin ko, tingnan ninyo sa Bible ninyo, kung yung binasa ko ba ay talagang nasa Bible o baka gawa-gawa lang ni teacher. Chapter 4, Eleven. Yan. Ang sabi dyan, I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in right path. So dito nga, no, pinapakita yung wisdom ay isang tool ng tao. Makakatulong sa kanya. So yung kanyang lalakaran, mas magiging mas maayos, mas magiging okay kung meron siyang wisdom. In verse 12, tuloy ko lang ha, and 13, when thou goest, thy step shall be straightened. And when thou runnest, thou shalt not stumble. Verse 13, take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. So yung instruction of wisdom, ito nga po ang sabi, napaka mahalagang bagay, no, sa buhay ng isang tao. So yung Proverbs po, pagpapakita po ng maraming turo or aral tungkol sa wisdom,
na ang wisdom, ito yung isang bagay na mahalaga na pwedeng tanggapin or magkaroon ang isang tao. Alam nyo kasi, tayo ay may kanya-kanya tayong galing, may kanya-kanya tayong dunong, no? Hindi tayo pare-pareho eh. 'Di ba? Minsan yung gusto ko hindi 'yun yung gusto mo, o yung gusto mo hindi 'yun yung gusto niya. So, sino ang dapat masunod? So, meron dapat standard para hindi magkagulo. No, hindi pwede yung kasi pag merong 100 na tao sa building na to, merong 100 na tao na decision or choice or choices. So hindi pwedeng 100 na naisip magkakaiba. Paano natin reconcile, paano tayo makakakilos, makagawa? Sabog 'yon, labo-labo 'yon. So kailangan meron lang isang standard. At ang standard sa buhay ng isang tao, yung wisdom na binibigay ng Panginoon. Pag yung wisdom mo, yung gusto mo, meron kasi sa Bible din yan, di ba? Tinuro yan kung ano yung maganda sa paningin niya, yun yung ginagawa niya. Pero yun nga ang naging dahilan bakit yung bayan ng Panginoon, yung Israel, ay lagi silang nasasakop, nagiging alipin, pinahihirapan. Bakit? Kasi nga, yung gusto nila ang inaakala nilang mabuti. Kung ano yung nasa isip nila, yung nasa mata nila, yung nakikita nila, yung iniisip nilang mabuti. So, dahil doon, nagiging problema yon na sa kanila. Oh. Pero kung yung wisdom ng Panginoon, o yung tinuturo ng Bible, yun yung ating kukunin, yung papahalagahan. Kasi meron times na gusto mo, pero pag tinignan mo sa Bible, hindi tama. So, mas maganda, bibitawan natin yung gusto natin at sundin natin yung Bible. Bakit? Kasi that is wisdom. Kapag ginawa mo yon, malaking tulong yon. Hindi ka, katulad ng sinabi ng Proverbs, hindi ka madadapa, magiging stable, 'di ba? Makakatayo ka, hindi ka mabubuwal. So kailangan ng isang standard, at ang standard natin ay Word of God. Yung wisdom ng Panginoon. Sarilo na lang, for example, sige nga, tingnan ko lang. May mga rilos kayo diyan, 'di ba? Sa kamay ninyo, meron kayong rilo, o sa wall niyo sa kwarto, o saan man kayo, saan ka man nakaupo, meron ka nakikitang rilo. Sa dingding, wall clock, meron ka nakikitang wall clock. Sa kamay mo, meron kang wall clock. Huwag yung cellphone, kasi cellphone minsan synchronized na talaga ang cellphone kasi lahat naka-online. Kaya kung anong sinabi ng online na oras, bang, lahat yun pare-pareho. Pero alam nyo, yung wristwatch nyo, yung wall clock ninyo, o yung alarm clock ninyo, tignan nyo kung anong oras na. Sige, anong oras na? Dito is 10:35. Diyan siguro may mga nakita yung iba 10:40. O kaya iba baka meron diyan 10:30. No? O yung iba baka alas 12 na. Lunchtime na, nagmamadali. O yung iba baka nasa 6 o'clock pa lang, parang gusto pa ring nakatulog pa rin. So tingnan niyo, no? Ang daming relo. At sila ay hindi pare-pareho. Oh, ilang kayo may relo, pero hindi pare-pareho. So, sino susundin natin? Sino magiging standard? Dahil ba yan ang relo ng relo mo? Yan ang tama. At yung relo, oras ang sarilo niya, yun ay hindi ka parehong sa'yo, yun ay mali. So, kung lahat i-insist ng tao, sila lang ang tama, malaking problema ang magiging resulta niyan. Okay? Hindi magkakasundo. So, dapat magkasundo lang sa isa. So, kaya pagka tayo, malalaman natin, para malaman natin oras, minsan iba, tumitingin sa TV, anong oras sa TV? So, lahat synchronize. Pag sinabi, sa TV ay ganitong oras. Yung sa TV yun, nakasynchronize naman yun sa kumbaga, sa mga clock, sa internet o sa naman. So, lahat synchronize. Hindi pwedeng, kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Para maging smooth ang lahat,
kailangan synchronize. At magkakaroon ng synchronize ang lahat, lalo na sa buhay, ano, kapag ka sila ay sumunod sa instructions, lalo na sa wisdom na binibigay ng Panginoon. Alam ko may gusto ka, may gusto ang katabi mo, may gusto ang, may kanya-kanya tayong gusto. Pero ang pinaka-the best na pwede mong sundin sa buhay mo, yung wisdom na galing sa Panginoon. At kung ano man yung gusto mo o yung ginogol mo, sinasabi ko sa iyo, 100%, hindi ka mapapahiya kapag sinunod mo ang karunungan ng Panginoon. Oo. Marami na akong testimony na sinunod nila ang Panginoon sa buhay nila. Binless sila ng Panginoon. Siguro yung iba merong tumatabing ang kilay. Meron akong kilala. Sinasabing Christian siya, Baptist siya, pero ano, yun na doon, nasa sabungan. Ano doon? Alam nyo, hindi religion ang ano, ang wisdom. Kahit Baptist ka, pwede ka maging foolish. Kahit Christian ka, pwede ka maging fool. So, ang pinakamaganda, personally, dapat i-apply mo sa buhay mo. No? Hindi dahil meron kang kinalakihang church o anumang religion, sa buhay mo i-apply mo kung ano yung tama. At huwag mong i-apply kung ano ang mali. And that is wisdom. Alam mo, sabi ni Jesus Christ, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, meron two kinds of builder. May dalawang klaseng builder sa Bible. Okay? In Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Pakita. Ito class. Therefore, whosoever hear this saying of mine and do it them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. So there are two kinds of builder. No? Una is a wise builder. Isa naman is a fool builder. So verse 27 is a wise. Bakit? Bakit siya naging wise? Kasi ang sabi diyan, ginawa ng builder na yan, yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano sinasabi. Nakinig at ginawa. And I will liken him into a wise man. At ang wise man, ang sabi rito, ito yung nagiging reward. Kapag ka wise ka, verse 25, pakilipat sa verse 25. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not. So ito yung reward, sabi ko nga sa inyo, ang wisdom i-reward ka niyan. May blessing sa wisdom. Pag ikaw naging wise person ka, you are after wisdom, ang sabi, magiging katulad ka ng wise builder na nagtayo ng isang bahay, saan? Sa ibabaw ng bato. Kaya kahit may bagyo, kahit may ulan, malakas ang hangin, hindi babagsak yung bahay na tinayo mo. And beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Verse 26. And everyone that heareth those sayings of mine, sabi ni Jesus Christ, yung mga nakinig ng mga salita ko, and do it them not. No? Ang daming sinabi si teacher, ang daming tinuro si teacher, no? Ilang taong ka na nag-aaral, no? Since kinder, nandito ka sa GBCS, at ngayon ikaw ay grade 10 na. Almost ilang taon yun? 11 years ka na nandito sa GBCS. Maraming nang naturo sa'yo. Maraming nang sinabi sa'yo. Ano na sabi diyan? Hear it these sayings of mine, and do it them not.
shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. So kapag ka ikaw pala, no, marami kang napakinggan, maraming mga aral, maraming mga turo, no? Halos pinupukpok ka na para, alam niyo yun, para matutunan mo yung mga bagay, mapakinggan mo. So si teacher ay walang sawa na nagsasalita, nagdadaldal, kahit nagdadaldal lang kayo. Ano? So, pagkatapos mong marinig, lahat ng dapat mong marinig, hindi mo naman ginawa, you will be likened to a foolish man. At ano naman ang reward ng mga foolish? Ano naman ang reward ng pagiging fool? In verse 27, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell. And great was the fall of it. Nakita na ba kayo ng bahay na nagiba? Nakakatakot? Nakakatakot? Alam niyo yun yung pairamdam mo na nagigiba yung bahay, no? Nawawasak yung mga property. Nakakatakot. At ganun daw po ang i-reward ng mga tao na hindi nagiging wise sa harap ng Panginoon. Sino yung tinutulad ng Panginoon sa mga wise? Yun yung mga tao na nakinig at isinagawa yung kanyang mga napakinggan. Sino yung mga tao na sinabi ni Jesus Christ na mga mangmang? Yun yung mga tao nakinig. So may napakinggan din eh. Diba? Pero hindi ginawa. At yun ay ibinilang silang mangmang. Sino may problema? Yung nagsalita? Pares audience lang. Diba? Pares tao sila. Pares sila may tenga. At ang nagsalita, isa lang. Pares lang. Si Jesus Christ lang. And same message. Pero bakit merong iba hindi nakinabang? Kasi hindi nila ina-apply yung kanilang napapakinggan. Pero ikaw, kung may napakinggan ka, tapos in-apply mo, yun eh. Sabi ng Bible, ituturing kanyang wise. So katulad ng sinabi ko kanina, isa sa problema ngayon ng mundo is lack of wisdom. Isa sa problema ng mundo is lack of wisdom. Bakit lack of wisdom? Bakit nagkaroon ng lack of wisdom? Dito ko tatapusin sa verse na to. In James chapter 1, verse 5. Ano nga yung verse? James chapter 1, verse 5. Bakit lack of wisdom? Ba't mga tao ngayon ay walang karunungan? Mas gustong gawin ang mali, ang hindi maganda. Bakit? According kay James, ito. If any man of you lack wisdom, ano sabi ng Bible? Let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Ito yung problema. Bakit ang mga tao walang wisdom? Kasi hindi sila humihingi sa Panginoon. Bakit sila hindi humihingi sa Panginoon? Maybe hindi yun yung kanilang priority. Hindi yung desire ng puso nila. So kaya ang tao, ang panahon natin ngayon ay punong-puno ng kahangalan, kasi ang gusto ng tao o mas gusto ng tao, mga bagay na ayaw ng Panginoon. Pero kung gugustuhin mo, sabi ng Bible, if you ask wisdom, bibigyan ka ng Panginoon. So yun lang, yun yung dapat nating gawin. Ito yung dapat nating gawin. Desire, get wisdom.
Ano yung principal thing? Ang sabi ng text natin kanina is wisdom. Get it. Desire it. Sabi ng ating text dito sa James, ask God for wisdom. So hanggang ngayon, ay hindi ka magiging matalino sa harap ng Panginoon kung baliwala sa iyo ang kalooban ng Panginoon. Kung hindi mo papahalagahan ang Panginoon. Kung hindi mo papahalagahan ang Panginoong Hesukristo. Alam niyo, may isang verse, dagdag ko na lang din at dito ko tatapusin, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo o sa Bible, dito po sa Book of Colossians, chapter 2, verse 3. Colossians chapter 2 verse 3. Babasahin ko na lang din. In whom are hid all the treasure of wisdom and knowledge. Sino yung whom na yan? Si Jesus Christ. In whom are hid all the treasure of wisdom and knowledge. So if you want wisdom, ang isa sa pinakamahalagang i-desire mo, walang iba kundi si Jesus Christ. Accept the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, and thou shalt be saved. Pag tinanggap mo si Kristo, maliligtas ka. But hindi lang yun. Kapag nasa'yo si Kristo, kapag nasa'yo si Kristo, magiging wise ka. Because ang wisdom and knowledge ay naka-store kay Jesus Christ. Kaya maraming mga tao hindi wise kasi baliwala sa kanila si Jesus. Pero kung tatanggapin natin si Jesus, sasampalatayan natin si Jesus, ikaw ang isa sa magiging wisest person sa mundong ito. Ask wisdom, ibibigay ito ng Diyos. Huwag mong i-reject si Jesus kasi nasa kanya ang kabuuhan ng karunungan. How to be wise? Simple lang. Ask God for that wisdom and receive Jesus Christ because yung old wisdom and knowledge nasa kanya. Since kung si Jesus ay nasa iyo, tatanggapin mo siya. Pwede ko bang tanggapin si Kristo? Opo. Sabi ng Bible, ang lahat na sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban maging anak ng Diyos. So pwedeng tanggapin. Paano ko tatanggapin? Ang lahat nagsitanggap at nagsisampalataya. So by faith, hindi ito hahanapin mo sa isang kuweba, sa yungib, nasaan si Jesus? No. Pumikit ka at sampalatayanan mo siya, si Jesus, at masusumpungan mo siya. Papasok siya sa puso mo. And then, magiging wisest person ka. Dahil ang karunungan, ang kaalaman, ay nasa kanya. How to be wise? Accept the Lord Jesus Christ. Kapag ikaw ay na kay Kristo na, i-cultivate mo yung buhay mo, bawat araw, bawat oras, hingi mo sa Panginoon. Sabi, if you lack wisdom, ask. Humingi ka. At sabi ng Bible, ibibigay ng Panginoon. Alam niyo yun, kahit matalino ka, minsan hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero kahit hindi ka ganun katalino, pero umasa ka sa Panginoon, lahat ng bagay na susolusyonan. Ask wisdom. Pigit tayong lahat, mananalangin ako, ipagpapasalamat natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin sa chapel hour na to. Tunay nga Panginoon, ito po ang minsan pong nakakaligtaan. Marami mga turo, marami po mga aral kami napapakinggan. Pero bibihira po namin mapag-aralan ang tungkol sa karunungan. Samantalang ang karunungan po, isa sa pinakamahalagang bagay na pwedeng tamuhin po ng isang tao. Panginoon, nakikita niyo po ang lahat ng mga estudyante, lahat po na nakatunghay, nakikinig Panginoon at nanonood sa activity na ito, sa chapel hour na ito. Nawa po, hindi po masayang ang inyong pong salita na amin pong napakinggan. Nawa, Panginoon, maging katulad po kami ng wise builder na hindi lang kami nakinig, kundi ginawa din namin
kung ano po ang aming pong napakinggan. At alam naman namin, Panginoon, ang mga bagay na mapapakinggan namin mula sa inyong salita, ito po ay tama dahil ang kalooban nyo ay hindi naguutos na gumawa po ng mali. Kaya naman, Panginoon, patuloy naming dinadalangin sa inyo lahat, Panginoon, na mga napag-aralan po namin, napakinggan sa iba't ibang mga teacher, mga iba't ibang pagkakataon na mga katotohanan, lalo-lalo na sa mga katotohanan ng iyong salita, ay ito po'y makita nyo po na nilalakad po namin sa aming pong buhay. Maraming maraming salamat po. Panginoon, kausapin nyo po, bigyan nyo po, Panginoon, ng tamang desisyon ang bawat mga estudyante na nakikinig po ngayon. Nawa, hindi lang sila nagtapos ng oras, nag-ubos ng oras. Nawa, bukod sa na-enjoy nila ang fellowship na ito, ang service na ito, nagkaroon sila ng desisyon na susundin nila, hahabulin nila, hahanapin nila ang wisdom na tinuturo, Panginoon, ng iyong salita. Hindi po ng worldly wisdom, kundi heavenly and godly wisdom, wisdom that comes from above. Patuloy niyo pong pagpapalain, O Diyos, sa bawat isa, ang mga oras pa na natitira. Sa iyo po namin binibigay ang mataas na papuri at pasasalamat. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless you all. Thank you very much. Thank you po, Pastor Glenmore Salonga, for the message of the Lord that you've delivered. Salamat po. Salamat po, Lord, for that message. Yan. For some announcement, ako na rin po mag-a-announce this morning. I'd like to announce the following activities that we'll be having, especially next week. Because next week po, magkakaroon ng graduation pictorial ang ating graduating students. Preschool, grade 6, and the moving up, yung mga mag-move up po na grade 10. So for your schedule po, ang preschool will be March 15 morning po yan sila. So around 9 to 11 a.m. And then grade 6, my grade 6 students, ang aking minamahal na advisory class, I will be dividing you into 3 groups kasi we are strictly following the rules that is given by the IATF. So, iniiwasan po natin yung mag-overcrowd po tayo, especially kasama ninyo yung parents ninyo. So, I will be dividing you into 3 groups. Magkakaroon po tayo ng 10 a.m. to 11 a.m., then 1 to 2 p.m., tapos 2 p.m. to 3 p.m. po. So, 47 kayo lahat, i-divide ko po kayo into 3. So, mag-antay lang po kayo for the list that I will be giving you so that I will be expecting you to come on your scheduled time. Yun po yung ating schedule po. So, tatlo po yan. Meron po tayong 10 a.m. to 11 a.m., then 1 p.m. to 2 p.m., then 2 p.m. to 3 p.m. So, tatlo pong schedules yan. So, antabay lang po kayo kung alin doon yung schedule na inyong makukuha po. Tapos, for the following day, that is sa preschool and then sa elementary grade 6, my grade 6 students, kayo ay nakaschedule ng March 15, that will be Monday. And then Tuesday, the following day, March 16, we will be having the yung mga mag-move up, yung mga grade 10 students natin. So for the grade 10 students, ang inyong schedule, Fortitude will be having their pictorial on morning. So as 8 or 9 po yung ano natin. Wala pa pong ano. Antabay lang po kayo sa announcement ni Ma'am Justine. Yan, para sa specific schedule, specific time to be given. And then for the Prudence, you will be having your pictorial afternoon. Hapon naman po ang Prudence. So 1 p.m. onwards po. So kinakailangan nandito po kayo sa inyong scheduled day of pictorial para kayo ay and mapitren. And then paalala, pupunta po kayo dito ng prepared na po. Prepared na kayo for the girls, naka-makeup na kayo. Kung mag-makeup kayo, kung ano man yung inyong mga gagawin po for pictorial, kinakailangan you come here prepared na po. And then for the attire, for the grade 10 students, you are required to wear your uniform.
kinakailangan po kasi naka-sash lang po kayo. Sash lang po yung inyong picturean sa inyo together with your uniform. And then for my grade 6, you can come here ng naka-casual attire po. Civilian attire po. Pero for the boys na grade 6, I highly recommend to wear polo para makita yung color kasi nakatoga kayo and then kita yung color doon. And then for the girls, naka-blouse lang po kayo. It's okay. So, nakatoga naman po kayo kaya hindi naman po makita yung pang-ilalim po. Pero I highly suggest for the boys that come here with wearing shirts na may color or polo. Yan. Then, yun po yung mga gagawin po natin, announcement activities that we will be having for the next week. And then for this day, classes will resume 1 p.m. Yan po, kung meron po kayong online class from this time, 11 to 1, wala po muna. That is for your preparation. Mag-take na kayo ng lunch. And then classes will resume 1 p.m. po. So that is all for today. Thank you for tuning with our chapel time this morning. And may the Lord bless you. And for the closing prayer, ako na po mag-close sa atin with a prayer. So let us all pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng na-receive namin. Message po from you, from worshiping you, Lord God. Thank you for everything that you've done. Salamat po, Panginoon, for giving us the favor to do this chapel time, O God. And Lord, this morning, continue to bless us, Panginoon, with the wisdom, O God. And for the rest of the week, Panginoon, patuloy po kaming i-bless ng inyong wisdom, O God. And Lord, patuloy po, Panginoon, pinagkakalo po namin sa iyo lahat ng papuri, Panginoon, with everything that we will be doing, Lord. Thank you, Father God. And sa iyo nang pinagkakatiwala ang lahat-lahat at ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you, GBCians. Goodbye po.